Kaya pagdating niya sa usapin po na yan, sa talata na yan, para hindi tayo lumabas doon sa diwan ng pangungusap, hindi ma-out of context. At tinutukoy na ama, si Jesus Christ. Bigla labas, bro. Jesus Christ at saka yung mga isa lang yun. Iisa po sila sa purpose, sa layunin. Kasi kaya sila magiging ama, magiging isa kasi, ama yung isa, ama yung isa. Ano, yun po pumapasok sa ano niya, di ba? Ah, Apo. Pagka ang pag-uusapan, ay yung kanilang tinatawag na wala namang kasing talatang Trinity. Pag pinatuto ko lang, pinakamataas siyempre yung Ama. Ama. Surprise pa rin yun. Apo, hindi po. Yung talagang real father na yun. Ama, anak, tsaka... may punto po kayo, may punto kasi yung word na Ama. Apo, iisa sa kadyusan yun. Parang sinampol natin yun dati yung 3-in-1 na coffee. Ayan, di ba? Kaya 3-in-1, nakakontent yan yung asukal, kape, gatas. 3-in-1. Ama, anak, espiritu, God, in one. So, ganun po yun. Bale, sige po, para siguro, maganda, ilagay natin ito sa paksa. Papakita ko sa inyo yung iba't ibang katawagan. Tinatawag din kasi talaga siyang Ama. Pero hindi ibig sabihin, dalawa yung Ama, isa lang. Kasi si Jesus Christ mismo nagturo sa Mateo, dumalangin kayo ng ganito. Ama namin. O, hindi na tinutukon niya yung Ama niya. Hindi siya. Hindi siya. Doon lang siya tinawag na Ama kasi siya yung magbubukas ng tinatawag na salvation. Kaya doon sa word na yun, pinapakita sa kanya na connected ito sa makapangyarihan Diyos. Makapangyarihan Diyos din ang ito eh. Ano ba? Pwede niyo yung kasi yung Ama kayo yung Jesus Christ eh. Apo, doon lang po sa word na yun kasi doon sa Isaiah lang na yun. Iba-iba kasi. Iba-iba po sila. Ah, sige ba? Brad, sa kapuan po ng pag-aaral natin, apo. Ang daming chaos o kapuluhan. Sana si Brother Rory. Apo. Nangugulo. Okay, ganito lang yun. Kasi sabi mo kanina, Brad, mystery writers ng Bible, may kanya-kanyang perspective o pananaw. May kanya-kanyang anggulo. Diba? Ang ano lang, nakita ko kasi yung kaguluhan. O yung doon sa istorya ni Jesus, ni Jesus na magmula siya kay Mary na isang dalaga para pagpipili mo ng anak, eh ano yun? Paano yun? Pagdating kay Jose, ganun din. Ba't po gugustuhin niya? Ba't sasama ko yan? Di ka naman siya gusto. Parang ganun, di ba? Pagdating sa gobernador, naiinis siya. Pinapatay niya lahat yung mga bata. Huwag lang siyang ma-overpower, di ba? At yung mga Hudyon na ang kinikilala lang si Moises, hindi si Jesus, di ba? Ang tanong ko ganito, pero kasi isa yung mga writers, no? Yung iba-iba lang silang angulo. Pagdating dun sa hula, matagal yung hula, di ba? Nagtataka lang ako, bakit ba hindi maging maliwanag ang pagbibigay ng mensahe? Bakit laging huhulaan mo lagi? Bakit kailangan na may darating na hari? Kagulo talaga. Kasi alam nila, hari lang yun. Bakit hindi ilagay na may darating na hari? Ito ay pang-spiritual na aspect. Na para hindi na magulo si gobernador. Bakit hindi ganun kalapat? Kasi syempre katulad ni Mary, kalihiyan sa kanya yun bilang babae na ako pa yung magbuntis ng isang virgin. Diba? Parang bakit hindi ipaliwanag sa lahat muna bago dumating para walang chaos. Apo. Ito po yung sagot. Ito lang, wala na. Kasi dito mo matatagpuan. Kaya sa totoo po, mahirap gumawa ng paksa. Ay, nako. Sa totoo lang, ano, matindi yan. Pagka ikaw ay preacher, kagaya yan, yung mga tanong niya, paano mo sasaluhin? Isa lang ang direksyon para matuko yan lahat. Ito yung Bible. Hindi naman, maraming nakasulat dito na kung mapapansin po natin, ano, pag pinagtagpi-tagpi mo, mabibigat yung mga talata na kahit yung readers, malilito eh. Apo. Pero yung history, yung sa kasaysayan ng ating Panginoong Jesus, ang makikita natin dito, hindi kagaya nung
dapat nilagay na lang na may darating na spiritual. Hindi, kasi nagulo na yung tao. Tingnan niyo po nangyari, ano po? Yung tinatawag na... Dito nagkagulo-gulo eh. Dito sa part na to. Noong una malinaw, kasi nang dumating ang tinatawag na... Ito, yung sa timeline natin. Dito gumulo eh, sa 400 na to. Years of silence. Ano po? Dito kasi, in-interpret niyo yung kautusan na yan, yung sa law of Moses na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nagkaroon ito ng napakaraming interpretasyon. Nagkagulo-gulo ngayon. Paano ba malalaman tong hula na to? E paparating tong Isaiah dito sa 180. Yan. Kalooban ng Diyos na mangyari yon para makita kung itong Israel na ito ay nananatili doon sa kanyang aral. Kasi may mga gumulo na eh. Ano? Ginulo na ng mga Pariseo, Saduceo. Nagkalaban-laban ngayon. Samantalang sila, yung mga high priest na yan, magagaling sa kautusan niyan. Kaso kautusan ni Moses. Hindi nila naintindihan na yung darating na Mesaya na to, eh, ang gagawin, spiritual. Pero sila bumabasa, nag-i-interpret. Kaya nga kung tawagin niya ni mga attorney. Ano po? Dito pala, nagkaroon na ng kaguluhan hanggang doon. Itinuwid, ngayon, nung magkagulo, lumabas ang tinatawag ng mga sulat. Ayan na, sa New Testament, bago yung sabi natin 70 AD. Diba, naglabasan dito yung mga sulat sa mula doon sa 40 AD o 33 AD nung mamatay yung ating Panginoong Yesus, sabi natin 33 AD. Naglabasan diba dito yung mga sulat nung mamatay ating Panginoong Yesus, gumawa si Mateo, Marcos, Lucas, dito, itinutuwid nila yung mga sulat na kayo, Eka, ay hindi aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Dito. Kaya, yung mga sulat na to, dito nakapatungkol, isa lang ang tinutumbok ng lahat, mula dito sa Old Testament hanggang sa New Testament, ito lang. Pag in-spell mo yung Bible sa pangkabuuan, ito lang. Hindi ka mali dito. Ayaw nila kayong, opo, ayaw nila kayong sumampalataya kasi ang intindi nga ng mga Israel na ito, magdadpadala ang Diyos ng isang tagapagligtas sa kamay ng Romano. Physical. Hindi naman ililista ng Diyos na, oh, ipapadala ko si Jesus Christ, ito'y magliligtas spiritual ha. Hindi ganun. Hindi gagawin ng Diyos yun. Kasi, meron ng mga himalang ipinakita, harap-harapan na, ayaw pang maniwala.